So welcome po sa ating video ngayong araw. Ito po yung KTM 390 Adventure. Napaka-solid na po ng forma niya. Tsaka ito po yung entry level ng adventure bike natin. So kung gusto nyong mag-upgrade, gusto nyong matry yung iba pang mga klaseng motorsiklo, etong adventure bike po ang rinirekomenda ko po sa inyo. Ang KTM kasi alam natin, ito ay Austrian brand. Ito po ay may katagang ready to race attitude with more versatile ergonomics and innovative technology to adapt this bike to many conditions. So ang motor na ito ay merong 373.22cc single cylinder, 43 horsepower and 37 newton meter engine. Ito rin ay makakakompete na dun sa mga multi-cylinder na motorcycle. Slipper clutch na smooth na yung downshifting natin. Ang seat height naman ito ay nasa 855mm. So it's a rider-friendly seat with the width na kasya lang. Okay lang, hindi ka naman masyadong bumubukaka nito. So kahit mga regular Filipino size na katulad ko, nasa 5'6", 5'7 lang, tipto na po tayo dito. Pero kung isang paa lang naman ilalatag mo dun sa lupa, flat-footed. So makikita nyo po sa harap, meron tayong 43mm front fork na inverted, with a travel of 170mm and adjustable compression damping and rebound. Sa likod naman, meron tayong 177mm of travel and adjustable with spring preload and rebound damping. Braking system, ABS, front and back. Sa likod naman, dual ABS system, yung tinatawag nating on-road ABS tsaka yung off-road ABS, para po pag nag-adventure kayo dun sa mga off-road o sa mga iba't ibang klaseng terrain, pwede nyo pong ma-switch. Ito rin ay equipped with 5 inches TFT display. Pwede rin siyang mag-switch to dark mode o kaya yung light mode, depende sa kondisyon kung yari ngayon. Pag maaga pa, light mode pa yung lalabas, pero pag gabi na, dark mode na. So, ito nga yung itsura ng headlight niya, no? Familiar na familiar po kayo dyan dun sa KTM Duke series natin. Naka daytime running light po yan. On natin. Low beam tsaka high beam, nandyan din. So, LED po yan lahat. May pass switch din. Tapos, turn signals, LED din po lahat. So, front fork suspension is a 43mm diameter na inverted fork. And of course, it has 170mm of travel. Tsaka adjustable compression, damping, and rebound. ABS din po sa harap. Disc brake, syempre, with a Biber caliper. Tire size natin sa harap is 100 over 90 by 19. Sa likod is 130/80/17. Gear position naman po is 6-speed manual transmission. One down, all up, with a slipper clutch. Tapos yung side stand natin dito is meron po yung kill switch for added safety feature. Etong foot peg niya naman sa harap, medyo lean forward siya, no? Pero sa likod naman, ayan, standard lang. Dito syempre makikita niyo yung coolant na reservoir niya. Tsaka meron ding fan yung radiator niya para dun sa cooling system, water cooled or liquid cooled. Braking system ulit sa likod is disc brake pa rin. Dual ABS po yan. Pwede siyang on-road ABS, pwede ring off-road ABS. So makakapag-switch po kayo. Ito yung stock pipe. Paparinig ko po sa inyo mamaya. Dito naman po, makikita natin yung brake pedal, ang brake master natin, tsaka yung brake fluid. Ito po ay 1.5 liters of oil capacity. Ngayon, paparinig ko po sa inyo kung ano po yung tunog ng KTM 390 Adventure. So, yan, on natin. Pag naka-primera ka, tapos naka-side stand, safe ka doon. Kahit isa-start mo dito, ayaw yan mag-start. So, dapat neutral nyo muna. Yan. Tapos, kahit naka-side stand po yan,
pag start nyo ganyan, umaandar na siya. No, gusto kong i-share yung experience ko dito sa motor na ito, Bai. I've been using this for like mga isang linggo na siguro. Napaka-solid po ng andar niya. Lalo na dun sa mga off-road. Nakikita nyo yung mga video natin. Pumunta tayo sa bundok, dumadaan tayo sa ilog, may mga rough road, mga ganyan. Kahit dun sa akyatan, walang problema. So what is? This is a 390 adventure bike. Dinidesign po talaga ang motor na ito para dun sa mga challenging terrains. Although, ginagamit din naman natin dun sa city riding, magaling din po naman, napaka-handy po ng motor na ito, tsaka maneuverability niya, napaka-easy lang po. Magaan din po siyang dalhin, hindi po katulad ng mga adventure bike na malalaki, syempre, mabigat na yon, di ba? So, eto, napaka-handy lang, kayang i-maneuver dun sa hatak, dun sa respond niya, napaka-galing po talaga. So, narinig nyo naman, napaka-torquey po ng motor na ito. So, responsive po siya, lalo't pumapalo ka na dun sa mga 4,000, 5,000 RPM and up. Dun muna talaga may experience yung power niya. Dun sa starting, okay din po naman. Although, when you're around just 4,000 or below 4,000 RPM, siguro yung speed mo niyan nasa mga 75 to 78 kilometers per hour lamang. Gustong-gusto ko yung clutch feel niya, tsaka yung braking system, napaka-responsive po. Napaka-safe din dahil nga ABS na po ang motor na ito. Kinocomment ko rin yung adjustable na windshield niya. Actually, na-adjust ito. Kailangan mo lang ng proper tools para gawin yan. Itong mga side mirrors niya naman, napaka-galing po. Although medyo plasticky siya tingnan, ito kasi rubber lang eh. Parang tinatabunan niya lang yung metal. But basically, napaka-solid po talaga, hindi po bumabibrate. Tapos nakikita nyo po talaga yung sa likod. So, very useful naman po yung side mirror niya dun sa design. So far, yan po yung experience ko dito sa KTM 390 Adventure. Napaka-solid po talaga. Very affordable dun sa category niya. The most affordable adventure bike in the entry level para po sa gusto ng mag-adventure bike. So yan, rinirecommend ko po ang motor na ito. Kung gusto nyo mag-adventure, kung gusto nyo nang mag-akyat dun sa mga bundok-bundok, alam nyo naman yung nature, di ba? Gaya ng setting natin ngayon, napakaganda po ng nature pag pinuntahan natin. Gusto nyo mag-unwind, mag-relax, pwede kayong mag-camping, pwede kayong maglagay ng saddle bags dito, o kaya kahit yung backpack lang, tapos tatali mo dito, ayos lang din naman. Kayang-kaya talaga, kahit anong klaseng terrain, kahit anong klaseng road conditions. So ang price value po ng motor na ito is nasa 342,000. Additional pang registration tsaka yung insurance. Ngayon, ang motor na ito ay available po sa KTM Cebulan dito sa Dumaguete. Kung gusto nyong kumuha nito, meron po tayo naka-display nito ngayon. Kung kailangan nyo naman ng tulong, pwede nyo rin akong lapitan. Pwede nyo i-message yung page natin para po matulungan ko kayong kumuha ng unit na ito. Maraming salamat nga pala sa Motor Ace Philippines sa pag-allow natin sa paggamit nito para may review natin ang unit. Thank you rin po sa management dito sa Cebulan, doon kay Ma'am Yvette Malahay Kim at sa mga supervisors and managers natin, sina Sir Mark at kay Sir Ronald. So hanggang dito na lang muna yung video natin sa araw na ito, Bai. Maraming salamat ulit sa inyong pagsusubaybay dito sa Bai Moto. Ito pa rin po ang inyong pambansang Bai na si Bai Jihai. Lagi pong tandaan, ang buhay ay mahalaga. Kaya drive safe po.